Debs! Debs, yung pansit kantong ba kaninang hapunan, last na ba yun? Uy! Oo, huli na natin naisip mag-grocery na maayos kasi inasikaso pa natin yung mga papeles at iba pang requirements para dito sa apartment. So, kalahati ng ipon natin, napunta na sa paglipat. Ipit na naman tayo. Ay, para naman tayong mga daga nito eh. Eh, kahit ilang beses mga tabuksan yung mga ref chan at mga cabinet. Walang magic na pagkain, ganun pa rin. Meron pa ditong dalawang natirang sandmiglight, halating agencies. Uy, yung tubig natin na in-order sa Jacob's Well, ha, paubos na. Oo, oh, ang bala na. Tapos ito, may isang pirasong pandesal pa, oh. Hmm. Ano pa naman yung pandesal mo? Walang kabuhay-buhay, oh. Tinan mo, kung makakapagsalita mo yung pandesal na yan, nako, mas gugustuhin pa niya magpatapon kaysa sa magpakain. Kahit tunay na daga, hindi kayang kainin yan, oh. Sir, ito na po yung order yung San Miglight. Mm. Oh, ito, kalahating Eden cheese. Tsaka, one piece pandesal. Thank you, miss. Anything else to add, sir? Wala naman. Pero... baka number mo, pwede. Chat kita. Sa Telegram. Susiro ko. Bibs. Bibs, paano kaya kung mag-drive-thru na lang tayo? Diba? Eh, wala namang grab o angkas, ganitong oras. Delivery, wala na rin. Pero for sure, meron dyan sa highway, mga bukas pa. At saka, bukang may extra parman tayo na sa budget. Eh, ayoko na kasing lumabas. Saka, sakto lang yung budget natin sa linggo to, diba? Ito na lang yung natira pagkatapos ng kasal. Tapos, na-layoff ka pa, nang hindi inaasahan. Sa parte ko naman, pahirapan talaga kumuha ng projects ngayon. Hindi ko kasi tayo talaga mag-opisina eh. Tsaka, ayoko rin naman na ang last resort natin lagi ay gumamit ng credit card. Alam mo naman yung hassle na dulot nun, di ba? Ayoko matulad sa tita ko na halos ikutin na yung buong Pilipinas. At saka papalit-palit ng number dahil sa paghabol sa kanilang bangko dahil sa mga utang. Uy, favorite ko nun yung temple na nung bata ako pero ayoko naman mangyari sa totoong buhay yun, no? Alam mo namang... ayaw ko rin namang humingi ng tulong sa mga magulang natin eh. Ilang taon kaya natin pinaghirapan yung pera para umabot tayo sa ganito na walang hinihingi sa kanila, kahit 5. Eh baka mamaya niya pagdudahan tayo nila dahil sa naging desisyon natin magpakasal. Ay, pero grabe no. Diyos mo, agencies. Hindi pa ako nagutong ng ganito katindi sa tanan ng buhay ko ha. Hindi ko nga alam kung may kinalaman ba to sa pagpapakasal eh. Pero, alam mo ba? May napapanaginipan ako weird simula nung kinasal tayo. Oh? Ano panaginip? Nakahinga daw ako sa ano eh. Isang maliit na bangka na lumulutang sa kalagitnaan ng dagat. Tapos, mga between lang yung nagsisilbing ilaw. Unti-unti daw umalog yung bangka kaya bumangon ako. Sumilip sa gilid para malaman kung ano yung nagpapaalog. Tapos, naaninag ko daw na nakatapat yung bangka sa bunganga ng bulkan dahil meron daw unti-unting lumalabas na kumukulong-kuting. Hindi ko nga maintindihan kung bakit magkakaroon ng bulkan sa ilalim ng dagat eh. Pero, paputok na daw yung bulkan. At sa palibutan daw ako ng takot saka nakawala ng pag-asa. Hahanap na sana ako nun ng sagwan para makatakas pero paglingon ko, may anino ng lalaki na nakatayo sa dulo ng bangka na hawak niya yung sagwan tapos wala siyang imik. Lalong lumakas yung pag-alog ng bangka saka lumakas rin yung pag-alog ng dagat. Alam mo, gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero nanigas lang yung buong katawan ko. Nidaliri ko nga, hindi ko magalaw eh. Unti-unting lumapit yung anino, tapos nakita kong namumula yung mga mata niya. Sa sobrang lalim doon ng pagtitig niya sa akin, pakiramdam ko, hinihigop niya yung kaluluwa ko. Alam mo, sa sobrang laki ng mata niya, kita-kita mo doon na namumutok talaga yung ugat. Hindi ko maintindihan yung gusto niya ipahiwatig noon eh. Parang gusto niya akong dalhin sa ibang lugar. Nung pumutok daw yung bulkan, bigla na lang ako nagising. Tapos, hindi ko alam kung bakit sa particular na araw na to, gutom na gutom ako. Gutom na gutom tayo. Bulkan. Anino. Pagkatapos, nanigas ka. Bibs.
Naramdam ko na ata yung pakiramdam na yun dati. Hindi nga lang ako nananaginip nun eh. Nakwento ko na ba sa'yo dati na sumalakay ako ng Smokies? Anong ibig sabihin mo sumalakay? Nang-hold up ka ng Smokies? Eh yun na nga, nung junior high ako, sumalakay ako dati ng Smokies. Kasama ko yung junior high best friend ko nun. Pagkatapos ng last class namin, dumayo pa kami mula Peds hanggang Tunasan. Naisip namin na doon pumunta kasi di pa kami masyadong nakakagala doon eh. Apat na taon yun bago magkaroon ng pandemic. Yung Smokies, nasa gitna siya ng mga tiyangge. Hindi mo kagad siya makikita pag hindi mo hinanap ng maigi. So di namin talaga nang sasalakay yun ng best friend niyo. Bakit Smokies pa? Eh, yun lang yung nakabutan namin eh. Tapos gutom na talaga kami noon. Alam mo naman na dati wala kami masyadong pambaon. Kung magkakabaon man kami, minsan lang. Tapos pang dodota pa namin. Kung ano-anong pambubudol ginagawa namin para lang makakain. Yung jeep ng sinakyan namin, nag 1-2-3 pa kami. Actually, yung best friend ko, yun ang magaling mambudol. Ako kaladkarin lang. Then, ayun po, Gets. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng raffle? O kaya nag-part-time na lang? Pwede naman pagkatapos ng klase, yung magtrabaho kayo, di ba? Oo, di hamak naman mas marangal yun kaysa manalaki ng Smokies sa magdota na lang ng pambaon. Bulak-bulang talagang priority namin nun eh. Yun ang naging kasunduan namin. Takalain mo ha? Bad boy ka pala dun? Uy, yung best friend ko lang yun. Ako kaladkarin lang. Tsaka, malamang natauhan na rin ako nung panahon. At ito nga, Na-layoff ako. Eh, mukhang matatauhan ulit ako nito. Tara na, Bebs. Tulog na tayo. Gigising na lang ako ng maaga tapos... bahala na, gawin ko na lang ito ng paraan. Wala na yung auto ko. Kwento mo pa sa akin yung pag-weldap niya ng Smokies. Wala naman. Wala lang dapat ikwento doon. Yun na lang yun. Walang action. Corny nga siya eh. Pero successful ba? Nakuha namin yung mga tinapay, yung mga hotdog. Pero bilang salakay, wala, banu siya. Binigay na nga lang sa amin ng manong yung hotdog eh, bago pa namin mahablo. Pero ba? Libre? Hindi rin. Pagdating namin, yung kuya nagpapatugtog siya ng kuminan. Papatugtog siya ng Ruben Tagalog. Alam ko na Ruben Tagalog yun kasi paborito ng tatay ko yung kantang Barong Tagalog. At sakto, yun ang pinapatugtog niya nung pasugod na kami. Sabit kami pananalakay namin kasi namatay niya kami kaagad. Pagkatapos, dito ko na naramdaman yung panigas ng katawan. Yun na rin yung best friend ko. Pareho kami hindi makagalaw. Yung best friend ko, magaling sa pambubudol. Lumabra kay kuya. Pagkatapos, sinenyas sa niya kaming lumapit kami sa kanya. Lumapit namin, sabi niya, "Uy, dalawang bugoy, gutom, mananalakay, tama ba?" Kulat kami. Wala kami magawa, kaya tumango na lang kami. Tapos, kinutsaba niya kami. Nakapag daw pinakinggan namin ang buong album ni Ruben Tagalog na unang kanta hanggang pinakahuli, bibigyan daw niya kami ng 30 hotdog. Kulat kami. Tapos isip namin na okay na rin kasi walang masasaktan. Petix lang naman kasi makikinig ka, may libreng hotdog pa. Kaya yun, pinapasok kami ni kuya sa Smokies. Tapos sinagaan namin pakinggan yung boses ni Ruben Tagalog. Pag-upo namin, inulit pa ni kuya sa pinakasimula ng MP3 player niya. O MP3 player pa, gamit ni kuya. E, akala ko nga hindi na uso yun eh, pero... ang galing. Mga alaga-alaga niya yung gadget niya. Itong pa. Klase-klaseng hotdog. May cheese dog, corn dog, footlong. Dalawang malalaking brown bag ng hotdog yung dala-dala namin. At hindi mo na rin masasabi na kagawa kami ng krimen. Parang ex-deal nga lang eh. Sipin mo yun?
tiniis namin pakinggan si Ruben Tagalog at hotdog yung kapalit. O di ba? Astig! Di man kayo nag-volunteer na tulungan si Kuya sa gawain niya sa Smokies? Talagang kailangan pa talaga na magpaharana kayo kay Ruben Tagalog. Eh ayaw nga namin ng kahit anong trabaho. Eh kung pinilit man kami ni Kuya na paglinisin kami ng buong Smokies, syempre tumanggi na kami nun. Naghanap na lang kami ng ibang pwedeng salakayin. Pero hindi. Ang tanging hiling lang ni Kuya, namdamin namin ang bawat kanta ni Ruben Tagalog mula Danggo ni Neneng hanggang Labandera ko. Hindi namin inaasahan yun, ha? Parang sinumpa pa kami ni Kuya sa pamamagitan ng kundiman, eh. Minsan nga iniisip ko na sana hindi na lang namin tinuloy yung pananalakay. Pwede sana... Sana hindi tayo mumblema ngayon. Oh, akala ko ba successful eh, bakit may problema? Hindi ko matukoy eh. Pero alam mo, pagkatapos nun, nagsimula na magbago lahat. Parang yun na yung naging simula. Inayos ko na buhay ko. Tapos ako ng civil engineering. Nagtrabaho ako sa construction. Pumasa ako ng board exam. Dumaan itong pandemic. Konting-unting nawala. Hanggang sa nakilala kita, pinakasalan. Pero pagkatapos nun, wala nang pagbubulakbol. Wala nang pagbubudol. Wala nang pananalakay. At ngayon, walang trabaho dahil binenta na kay Mr. Dugong Chi yung kumpanya namin. Ano lang talaga, sabi sa'yo, corny. Hindi ko na nga alam eh. Alam mo, pagkatapos nun, hindi na kami nag-usap ulit. Hindi ko na rin alam nung trip niya sa buhay niya. Oo, nakakang matindi yung tama ng insidente yun sa amin eh. Mga pinag-usapan muna namin ng pare ko, anong kinalaman ni Ruben Tagalog sa mga hotdog na pinatos namin? Ulit-ulit namin tinanong sa sarili namin kung tama ba talagang ginawa namin? Kasi nga, tingnan mo ah, tama rin naman yung pagpayag namin. Tsaka, yun na nga, wala nagkakasakitan. Si Manong, napapayag niya kaming pakinggan si Ruben Tagalog at 5 araw nagtagal yung mga hotdog sa amin. Pero kahit ganun, hindi namin maiwasang isipin na para talagang may mali. Hindi namin mag-gets eh. Parang anino ng sumpa yung nangyari sa amin. Kaya natawag namin ang best friend ko na sumpa yun kasi parang naman kasi talaga siyang sumpa. Bebs? Oh. Ano? Tingin mo, Bebs, meron ka pa rin nun? Nung alin? Nung sumpa. Eh, ewan ko. Nasabi ko lang naman na para siyang sumpa, pero hindi ibig sabihin na sumpa talaga siya. Nagkataon lang siguro na pagkatapos ng insidente niya, nagbago lang ako. Pati na rin siguro yung landas ng best friend ko kung nasan man siya. Pero, Bebs, kung pag-iisipan mong mabuti ha, baka nga talaga sumpa siya. At kung hindi mo na naisin na matanggal yun, edi hindi talaga tayo titigilan ng alin ng ngayon. Pahihirapan talaga tayo nun hanggang kamatayan. Oy, teka, anong ibig mong sabihin papahirapan tayo? Eto ah, hindi mo ba naisip na ako na yung best friend mo ngayon? Oo. Oh, sa tingin mo, bakit tayo gutom na gutom ngayon? Diba, sabi ko nga, hindi pa ako nakakaramdam ng ganitong klaseng gutom sa tanan ng buhay ko hanggang pinakasala kita. Oh, di ba parang hindi normal? Gumana yung sumpa mo sa akin. 2 linggo pa lang tayong kasal tapos nakakaramdam na ako na may kakaibang presensya tulad nung aninong napapanaginipan ko. Siyempre eh, hindi ko pa agad na naisip na sumpa pala yun hanggang sa nabanggit mo, di ba? Pero ngayon, malinunan lahat. Ikaw nga talaga yung may kasalanan. May sumpa ka nga talaga. Anong ibig mong sabihin presensya?
Di ba kasasabi mo lang kanina na yung kuya sa Smokies nagpatigas ng katawan niyo ng best friend mo nung sinubukan niyo siyang salakayin? Oh, tapos ito, tuwing napapanaginipa ko naman yung anino, naninigas yung katawan ko. Baka naman hinahabol na ako nung aninong sinalakay niyo. Uy, teka lang. Grabe ko naman, babes. Hindi porket nabanggit ko lang na at parang anino ng sumpa yung nangyari sa amin ng best friend ko. Iko-connect mo na kaagad siya sa panaginip mong may sumpa lang din? Oh, napapraning ka na naman. At saka, naisip ko lang din naman na ikwento yun sa'yo. Kasi nga, nabanggit mo, nananaginip ka mo nung anino na nagpatigas ka mo nung katawan mo. Pero hindi naman ibig sabihin no, na sumpa yung nangyari sa amin. Para lang siyang sumpa. Magkaiba yun. Nakonect mo na ba yung router? Ay, di pa nga natin naayos yung nasira last week, di ba? Kailan nga ba nasira yung router? Last week nasira siya nung palipat pa tayo. Data, meron ka? Wala. Nagpapanood pa lang tayo bukas, di ba? Eh, mamaya na pala, oh. Mamaya. Alas dos na pala ng umaga, oh. O bakit? Eh, magpapanood lang sana ako. Kasi, alam mo yun, kukunik ko lang yung lyrics ni Ruben Tagalog. Baka naman may connect yun, di ba? Kasi baka, saan pala yun, sumpa pala yun. Tama na, ha? Eh, ikaw nga nila, gutom lang yan. Tsaka, ginawa ko na rin yan dati. Sinerch namin ang best friend ko sa Google, sa Wikipedia. Walang kahit anong citations. Tsaka, yun na nga. Sabi ko nga, gigising na lang ako ng maaga nito. Gagawin ko lang ito ng paraan, okay? Hindi ako makakatulog ng maayos dahil dito. Teka. Hindi kaya dahil Mercury retrograde ngayon? Magla-lecture ka na naman ba tungkol dyan? Dahil na naman ba ito sa pagiging Aquarius ko at pagiging Aries mo, ha? Tingnan mo, Bebs, ha? Nagsimula siya nung bago tayo naglipat. Diba, na-lay off ka? Tapos sumunod nun, habang naglilipat tayo, nasira yung router. Tapos ngayon, nakakalipat lang natin, gutom na gutom tayo. Kasi diba, I explained to you dati yung tungkol dyan na si Mercury ay God of Communications and Technology at kapag sinabing Mercury retrograde, ibig sabihin nun, nagmumukhang pabaliktad yung pag-ikot ng planet Mercury within a 3.5 week period, causing turbulence and disruption to all types of communication including listening, speaking, learning, reading, researching, writing. At saka, naapektuhan rin ito ang kahit anong pamamalakad ng mga dokumento katulad ng mga book manuscripts, term papers, agreements, leases, wills, at iba pa. Diba? O, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Eh, ano ba naman kasi yung ibig mong sabihin, ha? Sumpa ba to o Mercury retrograde? O, sige na nga. Kung sakaling sumpa nga to na dulot ng mga retrograde na yan, eh, anong gusto mong gawin natin? O. Teka lang. Ano pa? Edi, sumula kayo tayo na ulit ng Smokies. Ngayon na. Yun lang yung tanging paraan. Ngayon na? Oo, ngayon na. Habang gutom na gutom pa tayo, baka para mawala yung sumpa, kailangan matapos yung nasimulan mo. Especially within the week of Mercury retrograde. Bebs, naririnig mo bang sarili mo? Alas-tos na lang umaga, oh. Siguro naman wala lang bukas sa Smokies ganitong oras. At saka ano, bagong kasal pa tayo, gagawin mo tayong kriminal, ha? Dahil lang sa mga planeta? Mag-isip ka naman. Kung saan ngayon mong sabihin, titiisin ko na lang naman naghilip ako ng anino na lalaki sa habang buhay na kasama kita, ganun. Ikaw pa nga, hindi ba yung nagyayaya na mag-drive-thru, di ba? Kasi ganito, huwag mong isipin krimen. Isipin mo, ritual siya, na dahil nasimulan mo siya, kailangan mong tapusin. O baka yun yung pahiwatig sa atin ng anino, na kailangan natin mag-full circle bilang alay kay God Mercury. Sige na, makakahanap tayo dyan na, oh. Ang laki-laki na Muntinlupa. Sigurado may bukas na Smokies pa dyan. Saka, sige na, gutom na gutom na ako. Sige na! Tara na, please! Umusin ko muna. Eh, tara na! Ako lang yan! Krintang hatok naman yung kukunin natin eh. Listen mo. Ay, man.
Rubens, tama na. Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Wala naman tayo nakikita ng smokies. Tsaka isa pa, ang mga ganitong bagay dapat pinagpaplanuhan to. Eh, alam mo naman na bilang structural engineer, kailangan ko rin naman ng picture ng lugar para alam ko yung mga kahinaan nito bago natin salakayin. Ganito paikot-ikot lang tayo. Wala nang matayang data, paano pa natin masasearch yun? So, isa pa, hindi porket sinabi ko na para tayong mga daga, ay aasta na tayong mga... Saglit! Pumara ka na dito! Oh. Ayan o. Ayun! Ah, saan? Sasalakayin natin yung Jahbees. Jahbees? Klaseng pangalan yan. Jollibee Hilaw, Jahbees. Ah, mga Jamaican. Kasi Jahbees. Jahbees. Corny mo. Hayaan mo na, no? Sigurado namang may hotdog din dyan. Tsaka, wala nang ibang smokies na bukas eh. Kakareklamo pala kanina, di ba, na paikot-ikot tayo. Oh. Alam mo, babes? Oh. Nung college ako, meron kaming subject na ang tawag improvisation, okay? Nung nagti-theater ako. Ang rule of improvisation, always say yes. Ibig sabihin, kailangan tanggapin mo lahat ang sasabihin sa'yo ng co-actor mo. Parang ganito. Oh, kala ko ba magaling mambudol yung best friend mo eh. Parang ganito din naman yun. Kailangan talaga minsan mag-adjust ka, okay? Ngayon ako na yung best friend mo. Baboy mo naman eh. Hindi mo sasabihin yes. Gagatungan mo lang. Hiya mo na nga. Tara na. Sige na, muna na. Oh. Sorry ba to? Tiyan, may pa-costume ka. Paano ba to? Salakay ba to? Halloween. Gamitin mo to ha. Uy! Ano to? Bebs, hindi ako marunong magpaputok nito. Gago, Bebs. Obvious naman na props lang yan, diba? Oh, tingnan mo ang gan-gaan, peke-peke. Props din ako nung dati sa isang play. Tapos, ang role ko naman, ang some terrorista rebelde. Okay? Tapos, ito naman yung mga maskaran to, ginamit ko to nung pandemic. Ganito ha, hindi natin kailangan magpaputok. Itutok mo lang to sa mga pagmumukha nila. Pag bumati yung crew ng, Ma'am, Sir, welcome to Jahbee's, action na. Okay? Okay, pero, Bebs... Tapos, itutok mo lang yan sa mga crew, tsaka sa customer. Tapos pagkumpul-kumpulin mo sila. Pero malamang manager lang yun nandyan. Tapos ako nang bahala sa lahat. Okay, pero talaga susumigaw siya. Ay, 30 hotdog yung kinuha nyo ng best friend niya, di ba? Tingin mo, kasya ng 30 hotdog kunin natin dito? Pwede, pero Bibs, kailangan ba talaga natin itong gawin? Oo naman. Kailangan natin itong gawin, no, para mabuwag yung sumpa. Ayokong magutom habang buhay, no? Tsaka ayoko naman panaginipan yung kanino yun. Okay? Tara na. Ay, wait lang pala. Oh, ano? Nag-dapper ako. Anong ginagawa mo? Nag-i-internalize ako. Nag-internalize? Getting into character. Huwag ka muna mainin dyan. Nag-dapper ako. Alam mo, sabay mo na lang ako, okay? Nag-dapper ako. And curtain. Ready na ako. Mabuti ah. Mangyari lamang na sundin mo lahat ng inuutos namin nang hindi ka masaktan. Sumunod ka na lang para mahimatay masaya ang mission. Ibigay ko na po yung pera. Naayos ko na po kanina lang. Hindi nga lang ganun karami kung okay lang sa inyo yun. Ilak mo yung pintuan tapos palitan mo ng closing yung signage. Patayin mo rin yung CCTV, bilis. Sandali lang po! Bawal po kasi yun. Ako po yung mananagot kapag nagsara ako ng wala sa schedule. Sabi na sumunod ka na lang eh! Sumunod ka na lang! Sige na! Kuya! Wala kayong hotdog? Face out na po! Ma'am, sir!
Sige, 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 trantang Jahbee burger na lang, take out! Ma'am, sir! Kunin niyo na nga lang po yung natitirang pera para makabili kayo ng pagkain sa ibang lugar. Hindi naman yata makatanong, ipagluluto mo talaga ako ng trentang Jahbee burger na ako lang mag-isa? Eh, buwin mo na lang! Sige na! Kahit yung mga kanina pang luto dyan, kahit yung mabot ang trenta, basta lahat ng mga natira dyan. Sige na! Bakit di nyo nga lang kunin yung pera? Anong meron sa pagnakaw ng trentang Jahbee burger? Ayaw mo bang kinukuha namin sa'yo pagkain kaysa pera? Hoy, ang pagkain, madaling lutuin. Ang pera, mahirap kitain, no? Pagkain na naman kailangan namin, wala na iba. Masa kaysa pa, kailangan mo rin naman ang pera. Masalamat ka, pinagluluto ka lang namin kaysa kunin namin lahat ang pera mo. Wala kang pagbibili ng mga lulutuin mo, mga pambayad ng renta mo, itong ano-ano pa. Kaya sige na, gawin mo na lang. Pasensya ka na, may kailangan na talaga kaming buhagin. Kung ibibigay ko po yung pera, dali lang po babalik yun. Dahil panaguradong may papasok ng mga customer maya-maya lang at magbabayad ng mga order nila. Kapag pinagluto ko kayo, lugi kami. Sana po naiintindihan nyo. Eh kasi sabi mo lang kanina, diba, na pagpasok namin, wala pa kayong masyadong kita. Kukunin namin yung pera mo, eh di babalik kayo sa simula. Kukunin naman namin yung pera at pagkain mo, eh di, lugi kayo nun. Uy, hindi kami ganun kagahaman, no? Di na, kahit na hindi umabot ang tarayin ng Jahbee burger, basta lahat ang mga natira dyan. Ayun o, oh. May mga Jahbee chicken pa dyan, ha? Ayun o. Oh. Meron pa din ng Jahbee burger. Sige na, impake mo na lahat yan para hindi sayang ang oras. Sandali lang ho. Upo muna kayo. Tubig. Sige po. Sige, salamat. Hoy, 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 hoy. Huwag kayo magdadalawang isip, tumawag ng pulis ha. Hindi na, ma'am, sir. Sa itsura lang yung yan. Terorista na ang bansag nila sa inyo. Imbis na paputukan kayo ng mga pulis, tutulungan ko na lang ho kayo. Gutom lang naman ho yan. Galing diba? May acting skills pa rin pala ako. Uy, pati ikaw in fairness ha? Briggs, okay ka lang ba? Hayaan mo, pagkatas ito, mag-board days ang plaka. Hey, itago mo yung mukha mo. Ako nahihilo na rin talaga ako sa buto eh. Okay lang yan. Mabibis lang. Bali, ma'am, sir. Meron ditong 10 Jahbee burger, 8 Jahbee chicken na ilagay ko na lang sa bucket. Tapos 8 rice na din kasama ng Jahbee chicken. Tapos 4 na large fries. Tapos 2 coke. Okay na ho ba yun sa inyo? Sige, salamat, salamat. Tulungan nyo na lang kaming ilagay yan sa kotse. Sino? At saka kuya. Kuya, ano pa nang sign mo? Kasi feeling ko pa yung siske. Sige na, ilagay mo sa kotse. Gemini kasi ako, bes. Dami nito ha. Ang kapumagin. Bago ka. Babs. Hmm. Tingin mo ba, tama ba yung ginawa natin? Oo naman! Ano, panigurasong proud na proud sa atin si God Mercury. Pasakonsip ka naman dyan, Bebs!